Milensyo Dacanay, Kalawit ni Kamatayan, Kanole Horror Story. Ang ermitanyong si Milensyo Dacanay ay labis na iniiwasan at kinatatakutan ng mga taga-baryo. Ayon sa mga kwento, noong kabataan pa ni Milensyo Dacanay, lumaban ito sa mga dayuhang Hapon. Marami daw itong napatay na mga tao. Yung tipong ipaghihiganti niya ang kung sinamang tao na sasalantahin ng mga dayuhan. Ang edad noon ni Milensyo ay halos nasa 40 pa lamang. Pero sa kapanahunan ng kwento natin kay Kanole kung paano sila nagkakilala, halos umiedad na ng 90 si Milensyo Dacanay. Sa baryong tinitirhan ni Milensyo, meron din ditong mga naninirahan na mga lahing aswang. Katunayan, ang matandang yun ay nakakatulong pa sa pangangalaga ng katahimikan at minsan siya pa ang nilalapitan ng mga taong inaargabyado ng lahing aswang. Malawak ang nasasakupan ni Milensyo. Walang sino man ang nagtatangka na pumasok doon dahil kapag pumasok ka sa kanyang bakuran na walang permiso, tiyak na uuwi kang pilay. Ganun pa man, ang matandang yon ay merong isang katiwala. Lahat ng nalilihim ng taong si Milensyo ay nalalaman ng tauhan niyang si Bruno. Yes, Bruno na lang ang ipapangalan natin sa kanyang kanang kamay. Bruno! Nasaan ka ba, Bruno? Ah, boss, ano po yun? Eh, madali ka nga't pumunta ka ng talipapa. Gusto kong kumain ng isda, yung bagong huli. Ayoko yung bangkak na. Eh, sige po, sige po. Si Bruno ay agad na nagpunta sa talipapa. Nang dahil sa dami ng tao, hindi siya basta nakasingit at naranasan pa ni Bruno na kidagin sa dibdib ng isang malaking mama. Aray ko, ba't ba nang kikidag ka, pare? Wika ni Bruno. Bakit? May reklamo ka, ha? Wala. Hindi naman masyadong iniintindi ni Bruno yung pagkidag sa kanya ng tao. Ang iniisip niya, kapag umuwi siyang gabi na, baka kasi mapagalitan siya ng ermitanyo. Ginabi nga si Bruno ng uwi. Ngayon, katakot-takot na salita ang kinain ni Bruno mula kay Milensyo. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. Hindi ho, hindi nga ho talaga. Sinong tao yon? Hindi ko ho kilala, boss eh. Meron siyang malaking tato sa dibdib. Anong tato? Parang ahas yata. Ah, sige. Akong bahala sa taong yon. Yun ding oras na yon, si Milensyo ay nagtungo sa talipapa. Nakakita siya ng mga taong nagkukumpulan, tapos merong pang mga nagsisigawan. Senyales na mukhang merong nag-aaway. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ako ang mauuna dahil marami akong bibilhin? Tampalasang kapapatayin kita ngayon sa harap ng maraming tao. Wika ng isang lalaking nakahubad at may tattoo pa sa katawan. Yung kanyang katunggali ay isang binatang walang kalaban-laban. May hawak itong plastik at may laman na karne at gulay. Yung plastik, akmang sasapakin na naman ng malaking mama yung kanyang kaaway nang bigla siyang pigilan ni Milensyo. Sino ka? Bitawan mo ako! At anong karapatan mong pigilan ako sa gusto ko? Hoy, iho, bata lang yan. Maghanap ka ng katapat mo. Hoy, bakit?
Sinasabi mo ba sa akin ngayon na ikaw ang katapat ko? Eh kung yan ang gusto mo, walang problema. Nang makilala ng mga tao kung sino ba yung matandang pumipigil sa malaking mama, nagsigsilayasan sila. Tapos may sumisigaw pa na umalis na raw ang malaking mama dahil tiyak na kakawitin ng matandang Milensyo ang liig ng mamang yun gamit ang kalawit ni Kamatayan. Ganun paman, hindi niya ito basta ipinapakita sa simula ng laban. Umatake sa kanya ang malaking mama at nagulat pa ito dahil hindi siya basta makatama sa mukha at sa katawan ni Milensyo. Anong ginagawa mo? Pagod ka na ba? Hindi pa ako umaatake niyan. Pinababayaan lang kita. Sige, bumira ka at kapag napagod ka, ito na ang huling buhay mo. Hindi tumigil ang lalaki hanggang sa napaupo na lamang ito at sinabing, anong klase kang matanda? Mas malakas pa ang katawan mo sa akin. Wika nito kay Milensyo. Talagang mas malakas ang katawan ko sa iyo. Alam mo bang, hindi naman nasusukat sa laki ng katawan ang dapat na ikasindak ng iyong katunggali. Halika rito. Bumangon ka. Pagbangon ng lalaki, humawak pa ito sa mga palad ni Milensyo. Hindi niya napansin na sa kanang kamay ni Milensyo ay hawak na niya ang kanyang kalawit. Kitang-kita ng ibang mga tao doon kung paanong kalawitin ni Milensyo ang liig ng lalaki. Naputol ito sa harapan ng napakadaming tao hanggang sa yung mga may tindahan ay biglang nagsarado. Kilala niyo ko. Ayaw na ayaw kong ang aking tao ay kinakante. Pagkatapos noon, naglakad ang matandang Milensyo nang parang walang nangyari. Pag-uwi naman niya, nakapagluto na si Bruno. Boss, nakaluto na ako yung gusto niyo. May dugo yung kalawit niyo. Bruno, alam na alam mo na ayokong sinasaktan ka ng kung sino. Wala na siya. Ha? Yung? Oo, yung nang kidag sa'yo. Eh, boss, hindi ko naman po sinabing gawin niyo yon. Kahit na hindi, Bruno, yon ang parusa nila. Tampalasan sila. Eh, boss, kumain na po kayo. Ang kalawit ni Milensyo ay nilalagay lang sa gilid at hindi hinuhugasan yung mga nanunuyong dugo. Habang kumakain ito, eto namang si Bruno ay nanginginig sa takot. Oh Bruno, bakit hindi mo ako sabayan? Boss, busog pa ho ako. Busog o natatakot ka? Boss, ako ho kasi nagluto eh. Eh nakailang beses na akong tumikim. Sigurado ka Bruno, wag na wag mong lalagyan ng lason yung kinakain ko. Alam mong hindi ako basta namamatay sa lason. Oh boss, hindi ko gagawin po sa inyo yon. Magaling. Sige na, mauna ka ng matulog. Bukas ng umaga paggising ko, meron ng hinog na mangga sa aking lamesa. Boss, opo. Kinabukasan, natutulog pa si Milensyo nang biglang merong nang kakalabog sa gate ng kanyang bakuran. Nagulantang ang matanda at sumigaw. Sino ba yan? Bruno, tignan mo ngayon. Pagsilip ni Bruno, merong isang matandang babae ang kanina pa pala nagpupumilit na pumasok. O nanang, ano hong atin? Nandyan ho ba si Milensyo? Bakit po? Anong kailangan nyo sa akin? Pasok po kayo. Milensyo? Ikaw pala.
Amelita. Milensyo, ang apo ko. Ay, bakit? Tulungan mo naman ako, Milensyo. Kagabi pa nawawala ang apo ko. Amelita, sa ganyang sitwasyon, kapag may nawawala, alam mo na kung saan napupunta. Yun nga ang duda ko. Bakit ba, Milensyo, hindi mo palayasan dito ang mga lahing yan? Darating tayo dyan, Amelita. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataon na ito, gagawin ko na ang sinasabi mo. Mag-antay tayong dumating ang dilim. Tiyak na, saka pa lang nila ilalabas ang iyong apo. Sige, salamat, Milensyo. Kinagabihan, bandang alas 7 ay umuulan. Yung ulan na, hindi mahina, hindi malakas. Lumabas ang matandang Milensyo, bitbit ang kanyang kalawit. Maiwan ka rito, Bruno. Wala kang papapasukin kahit na sino. Boss. Ingat po kayo. Naglakad ito papalabas ng baryo at kanyang tinungo yung pinakamalapit na sityo dahil doon naninirahan ang isang lahi ng aswang. Malayo pa lamang si Milensyo. Nadidinig na nito yung napakalakas na tawanan at nangingibabaw din yung pagsisigaw ng isang binata na nagmamakaawa. Malapit na si Milensyo sa bakuran nila, kaya't nakita siya ng isa sa kanilang kalahi. Nandito si Milensyo! Sigaw nung isa at dali-daling nagtatakbo nang dahil naman sa ingay, hindi napansin ng kanilang mga kasamahan na ang kasama nila'y sumisigaw. Hindi yon nakarating sa kanilang mga kasamahan dahil agad itong kinalawit ni Milensyo. Dito ka, patay ka na ngayon. Wika pa nito. Tuloy ang kasiyahan ng lahing aswang. Maya-maya pa'y nagulat silang lahat dahil si Milensyo ay dinaanan lang ang mga lalaking nakaupo na nakapaikot sa isang binatang nakatali. Nilapitan ni Milensyo yung binata. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Anong sino ako? Hoy, Arturo, huwag mo sabihing nakalimutan mo na si Milensyo. Tandang Milensyo, kayo ho pala yan. Ako nga. Anong ginagawa nyo rito? Huwag nyo sabihing puputulin nyo ang aming kasiyahan. Habang kayo'y nasisiyahan, merong lola na nag-aantay sa batang ito. Anong plano nyo? Kakainin nyo ang bata? Ihahanda nyo para sa hapunan? Ganun ba, Arturo? Ang batang yan ay malaki ang kasalanan sa amin. Tandang Milensyo, sa pagkakataon na ito, pagbigyan mo naman kami. Igagawad namin sa kanya ang parusang kamatayan at ang kanyang natitirang laman ay aming pagpipiestahan. Hindi, Arturo. Wala sa katwiran mo ang katwiran ko. Kung ang tao'y nagkasala, dapat mong patawarin lalo na pag ganito ang sitwasyon. Pero kung ang taong nagkasala sa'yo ay nang lalaban, yon ang dapat mong patayin at kainin. Pero yung ganitong batang walang kamuwang-muwang na nag-uumiyak at nagmamakaawa, hindi nyo dapat napatayin. Bakit? Alam mo ba ang simula ng lahat? Bakit hindi ka magtanong kung bakit nandyan ang batang yan? Bakit? Ha? Ha, sige. Pakikinggan kita, Arturo. Ikwento mo sa akin. At kapag hindi ako kumbinsido sa kwento mo, kukunin ko ang bata sa ayaw at sa gusto mo. Ganito yan. Ang batang yan ay malaki ang kasalanan sa amin. Dahil isa sa aming kalahi ay kanyang nabuntisan.
nabuntisan. At paano naman nangyari yon, Arturo? Yung aswang na katulad nyo ay bubuntisin ng isang inosenteng binata? Hindi pa ako tapos. Oo, tama. Binuntis niya ang isa naming kalahi. At alam nyo ba, yung ipinagbubuntis, ipinahulog nang dahil sa kagagawan ng lalaking yan. Ayon sa batas ng aming lahi, masamang may namamatay na kalahi namin, kaya't bilang paghihigante, papatayin namin siya at kakainin. Ha, ganon? Inuulit ko, Arturo, kapag hindi valid ang naging katwiran mo, kukunin ko ang bata sa ayaw at sa gusto mo. Nang dahil sa hindi katanggap-tanggap ang naging katwiran ni Arturo, wala silang nagawa nang kunin ng matandang Milensyo ang kawawang bata. Nag-iwan pa ito ng babala sa kanila. Wag na wag nilang subukan na maghiganti dahil kayang lipulin ng matandang Milensyo ang buong lahi nila. Takot na takot si Arturo dahil ayon din sa kwento ng kanyang mga ninuno na si Milensyo ay merong kakaibang kakayanan. Hamilita, heto na ang apo mo. Apo, anong nangyari sa apo ko? Ayan, buong buo. Hoy, bata, sa susunod, kapag mangbubuntis ka, wag naman yung aswang. Masyado yatang matulis yung alaga mo. Tatang Milensyo, hindi ko naman po siya gusto eh. Siya nga po itong nanggahasa sa akin. Ay ganun ba? Tignan mo nga naman ang kasinungalingan ng mga yon. Hindi bale, ligtas ka na iho. Umiwas ka sa kanila. Saka, yung tipo mong yan eh, talagang gagahasain ka. Ay napakagwapo. Yun nga po, Tatang Milensyo. Tapos, yung nanggahasa po sa akin, matabang babae. Ano? Botsog! Opo. Ay nako, baka yung nasa gawing kanan kanina, yung matabang maitim. Siya nga po. Mabuti na lang talaga at naagapan pa. Lumipas ang isang buwan. Walang naging anong paglapit kay Milensyo mula sa mga tao. Sa tuwing ito ay maglalakad sa gitna ng mga kabahayan, kapag may nakakakita sa kanya ay biglang pumapasok sa loob at nagsasarado ng pintuan. Bakit ba natatakot kayo sa akin? Hindi ko naman kayo papatayan! Sigaw dito ni Milensyo. Maya-maya pa, merong isang lalaking lasing ang lumalabas sa kanyang tahanan. Tatang Milensyo, itagay mo na yan! Oo ba? Diyan ako magaling! Oh, mag-aaya ka ng inom. Wala ka naman palang alak. Niloloko mo ba ako, ha? Tatang Milensyo naman. Ilan ba naman kita niloko? Marami dun sa loob. Tara, dito tayo. Baliw yung mga kapitbahay ko. Natatakot sa'yo yung kabait-bait mo. Abay, oo naman. Salamat sa paniniwala. Habang nag-iinom sila Milensyo at yung lalaki, biglang napasigaw ang kapitbahay nito. Lumabas ang matanda at may nakita siyang kakaibang nilalang ang nakapatong sa bubong ng kapitbahay. Hoy! Bumaba ka dyan! Baba! Sigaw ni Milensyo. Bumaba naman ang kakaibang nilalang nang ito ay nasa lupa na. Unti-unti itong lumalapit kay Milensyo Dacanay. Milensyo Dacanay, ikaw nga, kabisado ko ang amoy mo. Dito lang pala kita makikita. Sino ka? Ibalik mo ang dati mong anyo. Magpakilala ka sa akin. May araw ka din, Milensyo.
Bigla na lamang yun, tumakbo sa kadiliman. Ganon pa man ay pinasundan ito ng usal ni Milensyo, pero hindi yun basta tinalaban. Ah, sige. Uwi na ako. Salamat sa tuba. Ah, sige ho, Tatang Milensyo. Lasing na rin ho ako eh. Ah, sige. Iniisip ni Milensyo habang siya'y naglalakad. Sino kaya ang nilalang na yun? At bakit kilalang kilala siya? Hanggang sa bumalik ang kanyang pag-iisip sa buhay niya noong araw ng kabataan pa niya. Iniisip niya kung sino ba ang nilalang na may ganong anyo. Pero nang dahil sa dami nitong nakitira ng buhay, halos hindi na niya maalala kung sino-sino ba ang mga yun. Nakatulugan na lamang ni Milensyo ang pag-iisip kung sino ba ang nilalang. Hanggang sa maya-maya pa, bumubulahaw ang napakalakas na sigaw ni Bruno. Napabalikwas ang matanda at napasilip sa bintana, kitang-kita niya na si Bruno ay bit-bit ng isang nilalang. Bumaba ka rito, Milensyo. Ito na ang tamang pagkakataon. Bumaba naman si Milensyo at dito'y ibinalibag ng nilalang si Bruno sa pintuan kung saan ito nakatira. Sino ka bang talaga? Ha? Sino ka? Milensyo, naaalala mo pa ba yung taong muntik mo nang patayin? Hindi ba nangako ako na balang araw ay magkikita tayong dalawa? Sino doon? Marami kayo. Kung ganon, nakakalimutan mo na ba? Sino nga? Unti-unting nagbago ng anyo ang nilalang at dito niya nakita yung lalaking may malaking hiwa sa muka. Pa-ex pa yun, magkabila. Tapos mula sa kanyang leeg, papunta sa pusod ay meron itong malaking tahi. Dito naalala ni Milensyo na yung lalaking yun walang iba kung hindi si Baldivino Sublayan, isang napakataas na uri ng gabunan. Wala rin itong awa na pumatay kahit na kapwa niya aswang. Pinapatay niya at kinakain. Gulat na gulat si matandang Milensyo sa kanyang nakita. Ikaw! Baldivino Sublayan! Buhay ka pa pala! Paano nga? Milensyo, hayaan mong ihayag ko sa iyo kung paano ako muling nabuhay. Hindi ba noong araw, muntik mo na akong patayin? Pero sinabi ko sa sarili kong babalik ako. Ngayon heto na ako. Ilalahad ko sa iyo kung paano ako nabuhay. Mula nang ako'y ibaon mo sa karagatan, nawala ang aking ulirat at nakita ko ang aking sarili na ako ay naroroon sa aking pinanggalingan at kasama ko ang aking mahal sa buhay at naroroon ang aking lolong babaylan na siyang gumawa ng paraan upang merong taong bubuhay sa akin. Oo, Milensyo, noong araw, patay na ako nang itapon mo ko sa karagatan. Pero, nang dahil sa meron akong lolong babaylan na merong kaugnayan sa ibang dimensyon, nakahanap siya ng taong pwedeng bumuhay sa akin. At alam mo ba kung sino ang taong yon? Ha, Milensyo? Sino? Walang iba kung hindi ang nag-iisang anak mo. Ano? Ang anak ko? Nagpapatawa ka ba? Matagal nang patay ang anak ko. Mahigit 5 taon na.
mahigit 5 taon na rin akong buhay. Ano? Huwag mo sabihin. Oo, tama ka. Ang buhay ng anak mo ay napunta sa akin, Milensyo! Hindi. Imposible. Namatay sa sakit ang aking anak. Namatay siya dahil wala kang nagawa. Dahil nung mga oras na yun, ang aking lolong babaylan ang nagbigay sa kanya ng matinding sakit at kinuha ng aking lolo ang buhay ng anak mo, Milensyo. Ito ang naging ganti ko sa iyo. Napakasama mo, Baldivino! Kung meron mang masama sa ating dalawa, ikaw yun, Milensyo. Hindi ako. Nang malaman ni Milensyo kung gaano kasama si Baldivino, nagalit ito ng husto. Maya-maya pa, yung kanyang kalawit ay kusang dumikit sa kanyang kamay. Hindi naman nagulat si Baldivino dahil alam niyang ito ang alas ng matanda. Milensyo, napaghandaan ko na yan. Halika, subukan natin ang galing mo. Sinugod ni Milensyo si Baldivino pero hindi siya tumatama. Puro lihis lang ang ginagawa ni Baldivino sublayan hanggang sa mapunta sila sa mga kabahayan. Sa tuwing may madadaanan sila, etong si Baldivino ay parabang naglalabas ng apoy sa kanyang palad at binabato sa bubong. Nang dahil doon, nagtatakbuhan ang mga may-ari ng bahay, bit-bit ang mga batang maliliit at ilan sa kanilang mga gamit. Huwag mo silang idamay, Baldivino sublayan! At bakit hindi? Milensyo, ganyan din ang ginawa mo sa aming baryo. Nakalimutan mo na ba? Ibinabalik lang pala ni Baldivino ang ginawa ni Milensyo. Lahat ng mga bahay na kanilang dinadaanan ay nasunog. Lumikas ang mga tao. Matindi ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Paglabas na ng baryo, dito na pahinto si Baldivino at sinabing, "Tama na ang paglihis sa pang-aatake mo. Humanda ka sa akin, Milensyo." Nang sabihin yon ni Baldivino, agad itong may binunot na itak sa kanyang tagiliran. Baldivino, yan lang ba ang gagamitin mo? Bakit hindi mo gamitin yung pagiging gabunan mo? Gagamitin ko yun pag sa tingin kong hindi ko na kaya. Pero sa nakikita ko sa iyo, Milensyo, kayang-kaya na kita. Kung noon kaya mo kong talunin dahil kabataan mo, pues iba na ngayon, humanda ka, Milensyo. Sinugod ni Baldivino si Milensyo. Agad itong tinamaan sa kanyang tagiliran. Ano na? Ang pakiramdam noon ni Milensyo ay parabang unti-unting kinakain ang kanyang laman. At maya-maya pa'y usang napapapikit ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Sa pagkakasabi ni Milensyo ng ganon, ito ay isang paraan upang tumawag ng tulong sa kanyang mga kaibigan. At isa ito sa nadinig ni Kanole. Natutulog siya nung mga oras na yon dahil gabi. Bigla siyang napabangon. Milensyo! Tandang Milensyo! Sigaw ni Kanole. Hindi na siya mapalagay at hindi siya nakatulog magdamag. Nang dahil doon pumitas siya ng kanyang mga gulay at pagsikat ng araw kanyang binenta upang meron siyang magamit na pamasahe. Nagtungo ito sa bahay ni Tandang Milensyo at dito'y tumambad sa kanya yung napakaraming sunog na bahay. Meron siyang napagtanungan kung saan ba ngayon matatagpuan ang matandang Milensyo. Ayon sa kanyang napagtanungan, si Milensyo daw ay patay na. Ano? Patay na siya? Pero paano nangyari yun? Imposible!
Nagtataka man si Kanole pero maraming nagpapatunay na si Milensyo ay hinihilahod ng patay ni Baldivino at itinuro pa kung saan sila matatagpuan. Nagtungo si Kanole sa loob ng manggahan kung saan sa gilid noon ay merong isang maliit na sapa at dito niya nakita si Tandang Milensyo na nakabitin patiwarik. Milensyo? Tandang Milensyo? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Hinawakan ni Kanole yung ulo ni Tandang Milensyo at dito niya nakita ang mga nangyari. Sa loob ng isang oras, lahat ng yun rumihistro sa kanyang isipan. Labis ang iyak ni Kanole. Oo, aaminin po natin na si Tandang Milensyo ay isang ermitanyong kaliwa. Kahit na ito ay kaliwa, kinakaibigan pa rin ni Kanole ang mga ganun. Dahil kagaya ng dati, importante sa kanya ang buhay. At alam nyo bang, si Kanole din ang nakapagpabago sa katwiran ni Matandang Milensyo. Sinong may gawa nito? Sinong Baldivino yun? Sigaw ni Kanole, maya-maya pa biglang. Ako si Baldivino. Sino ka? Ikaw? Ikaw ang pumatay sa kanya? Oo, bakit? Anong magagawa mo? Patay na siya. Hindi. Hindi mo ba alam na ako ang taong nakapagpabago sa kanyang maling katwiran? Ilang dekada na rin na nabago niya ang sarili niya at tumutulong sa kapwa tapos papatayin mo lang? Ang lahat ng aking ginawa ay merong katwiran. Ah, ganun. Pwes meron din akong katwiran ngayon para patayin ka. Ramdam ni Baldivino na si Kanole ay hindi basta-basta. Kung nung nakipaglaban siya kay Milensyo, hindi siya nagbago ng anyo. Pero nang makaharap niya si Kanole ay agad siyang nagbago ng anyo. Nakakatakot ang itsura ni Baldivino. Para ba siyang demonyo kung titignan? Pero hindi eh, mas masahol pa. Lumayas ka na dyan dahil kakainin ko ng buo ang katawan ni Milensyo. Wika ni Baldivino. Kung ang matanda ay napatay mo, pues magkaiba kami. Ang dami mo pang sinasabi. Biglang sumugod sa kanya si Baldivino. Pero nakalihis si Kanole at binalingan ni Baldivino ang patay na katawan ng ermitanyo. Agad nitong hinagip yung baraso sa kaliwa. Pero hindi niya ito magawang kagatin dahil tinamaan siya ng punyal ni Kanole. Dahil kasi mahaba ang kanyang bunganga at ilong, agad itong naputol. Ano? Ano, Baldivino? Lalabang ka pa? Ang ikinagulat ni Kanole, naputol ang kanyang bunganga at ilong pero unti-unti itong bumabalik. Anong klaseng nilalang ka? Hindi mo ko kilala. Marami akong kayang gawin. Maya-maya pa, merong isang taong biglang dumarating. May dala itong mahabang baril at pinagbabaril si Baldivino. Sige, ubusin mo ang bala mo! Ang namaril kay Baldivino, si Bruno, na isang kanang kamay ni Milensyo. Papatayin kita! Papatayin kita! Wika nito hanggang sa naubos lang ang bala ni Bruno. Pero nanatiling nakatayo si Baldivino. Uy, tumakbo ka na. Dalian mo! Hindi! Lalaban ako ng patayan! Muntik mo na akong patayin. Pati yung amo ko pinatay mo! Pinagbigyan pa ni Baldivino si Bruno. May hawak itong itak at hinayaan ni Baldivino na saksakin siya ng ilang ulit. Ganon pa man hindi ito tumalaba.
Pagod ka na ba, Bruno? Hindi! Sa sobrang takot ni Bruno, matapos niyang pagsasasaksakin si Baldivino, nawalan na lang ito ng malay. Akmang sisipain ni Baldivino ang katawan ni Bruno nang bigla siyang pigilan ni Kanole. Wag! Wag mo siyang sasaktan. Masyado siyang pakilamero. Kunin mo at ituloy natin ang laban. Dito ay naglaban na sila. Labis na nahirapan si Kanole dahil sa ganong itsura ni Baldivino ay meron itong kulay itim na gabay. Mabuti na lamang at napansin yun ni Kanole habang sila'y naglalaban, nagpapakawala na pala ito ng usal na panglason sa kanya. Tinawag din ni Kanole ang kanyang gabay at dito'y kinokontra naman ito ng kanyang gabay yung mga lason na unti-unti nang kumakalat. Nagulat pa nga noon si Baldivino dahil tila ba'y hindi tumatalab yung ikinakalat na lason ng kanyang gabay. Tinawanan lang siya ni Kanole dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang matikas sa harapan ni Baldivino. O ano? Nagulat ka ba? Akala mo ba hindi ko nakikita yung kagulangan mo? Diyan ka nagkakamali, Baldivino Sublayan. Sa pag-usal ng kanyang gabay na hindi nakikita ni Baldivino, maya-maya pa biglang nabuwal yung isang malaking puno at nadaganan ito. Ika ni Baldivino. O ano? Magulang ka diba? Pwes gulangan lang tayo. Naghihingalo si Baldivino nang madaganan siya ng malaking puno at makikita mong yung kanyang katawan ay napitpit. Dito nakita ni Baldivino ang gabay ni Kanole. Ika ni Baldivino na parabang halos mauubusan na ng hininga. Baldivino, alam mo'y katulad ng matandang si Milensyo, katulad mo rin siya noon na puno ng kasamaan. Ang pinagpapasalamat ko lang sa kanya, kahit na siya ay isang kaliwa, hindi niya pinabayaan ang mga tao. Lumaban siya sa kapanahunan ng hapon. Eh ikaw, anong ambag mo? Wala, hindi ba? Siya nga pala, naikwento sa akin ng matandang yun na ikaw at ang lahi mo ay inubos niya. Tamang merong kang katwiran pero dapat lang din sa inyo yun. Wala na nga kayong ambag sa kultura, mga salot pa kayo. Tulungan mo ako. Alisin mo ako dito. Hindi. Ba't kita alisin? Pumatay ka ng isa kong kaibigan tapos gusto mo buhayin pa kita? Oo. Pinahahalagahan ko ang bawat buhay. Pero yung mga katulad mo, hindi na, Baldivino. Dapat ka lang mamatay. Maya-maya pa si Baldivino ay bigla na lamang itong namatay at tinanggal ni Kanole yung nakadagan sa kanya. Nakita niyang butas ang dibdib ni Baldivino tapos yung ulo niya pala ay nakahiwalay sa katawan. Anong nangyari? Ganun? Pero kapansin-pansin, wala namang matulis na bagay ang tumama sa kanyang katawan. Diretso lang yon at walang sanga. Pero bakit nabutas ang katawan ni Baldivino at bakit humiwalay ang ulo nito sa katawan? Nole, kung hindi namin ginawa yun, ikaw ang mamamatay. Pero paano natanggal yung ulo niya? Sinong may gawa nun? Nole, ang ginawa lang namin, pabagsakin ang malaking puno. At kung sino man ang naghiwalay sa kanyang ulo, naniniwala akong ito yung mga naninirahan dito sa kagubatan dahil matagal niya nang pineperwisyo ang mga nakatira dito. Ganon? Pati yung mga nilalang dito eh, nakisimpatsya sa laban, ganon? Maaring ganon. Nako, sino ba yung mga yan? Ganon pa man, isang tagumpay na pakikipaglaban ang dinayo ni Kanole sa lugar ni matandang Milensyo. Kaya lang ang nakakalungkot, namatay ito kung kailan
ilang taon na siyang nagbabago at nagpapakita ng kagandahang loob sa mga taong nakakakilala sa kanya. Mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Malakas po ang paparating na bagyo. Mag-iingat po kayo palagi at kami rito, nandito lang kami sa bahay dahil nandyan na po ang malakas na bagyo. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi. Pakipuntahan po yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan at maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating maliit na channel.